Heto ang ilang mga pangyayari na kung hindi naaktuhan ng kamera ay talagang walang maniniwala. Maaring ikagulat nga ng iba, lalo na at hindi ito palaging natsetsempuhan ng mga tao sa kapaligiran. Kilala mo ba ang mga mudskipper? Kung ang ibang isda ay talagang pantubig lamang at di sila nabubuhay kapag wala sa tubig, sila ay hindi. Dahil pwede sila sa tubig at pwede rin sila sa walang tubig. Dahil sa tuwing pagkatapos ng high tide, mas gusto nila ang low tide para mas madali silang makahanap ng makakain. Matindi ang kakayahan nila dahil kaya nilang tumagal nang wala sa tubig sa loob ng 2 araw. Tulad nito, inabot na sila ng 2 araw para lamang sa matinding competition para makahanap ng kanilang partner. Minsan bang nakita mo na ang mga ahas na nagkakaganito? Para bang arm wrestling ang ginagawa nila? Sinasabi pa nga ng iba na baka raw sila ay nagri-ritual o dahil sa paghahanap ng kanilang kapartner, pero walang eksaktong rason kung bakit nila ito ginagawa. Ayon sa ibang eksperto, ito ay pagpapakilala kung sino nga ba ang mangingibabaw sa kanila. Minsan para sa teritoryo, pagkain, o sa posibleng maging partner nila. Tulad nito, naaktuhan nila ang ginagawa ng 2 rat snake na ito mula sa Rantambore National Park. Nagpupuluputan sila kung sino nga ba ang tunay na mangingibabaw. Matindi ang paglalaban ng 2 ito dahil hanggang sumuko ang isa. Pero hindi naman lahat ng ahas ay nagkakaganito dahil ang ibang ahas lamang, tulad ng rattlesnake, garter snake, king cobra o water snake, ang palaging merong ganitong eksena. Minsan nga ay sobra pa sa 2 ang naglalaban dahil meron pang 3. Pero pagkatapos nito ay maghihiwalay na rin naman sila at makikilala na ang tunay na malakas. Maaring hindi mo kakayaning makita ito kung meron kang delophobia o yung may takot sa mga linta. Alam mo ba na merong ilang mga leech farm tulad nito? Lalo na sa China. Hindi lamang sila itinuturing na traditional medicine sa bansa dahil isa rin ito sa source of income ng mga farmer doon. Talagang maaaring hindi mo gugustuhin na hawakan ito. Lalo na at madulas sila na parabang katas ng aloe vera. Pero kahit na, alam mo ba na mataas ang presyo ng mga linta sa kanila? Dahil umaabot lang naman ng 800 yuan o 6,224 pesos kung i-convert sa pera ng Pilipinas. Tingnan mo naman kung gaano kadami ang mga linta na ito na kanilang pinalalaki. Kaya kung hindi mapapakain ng ayos ang mga linta na ito, maaring ang nangangalaga ang kainin nila at agad na matuyo ang katawan nila. Maaring mabighani tayo kung ganito ang ating papanoorin sa itaas gamit ang drone, lalo na at sobrang dami pa nila. Siguro'y nakikita na rin naman ito ng karamihan dito sa atin sa Pilipinas kung saan ay sobrang dami ng mga itik na sama-samang pinagagala sa mga tubigan. Pero kung ganito kaya karami, nasa mahigit 10,000 na mga itik ang pinakawalan nila sa mga palayan para hulihin ang mga peste dito. Sa dami ng mga itik ay talaga namang linis ang palayan. Heto pa, kahit ang mga ducklings o yung mga sisiw ng mga bibi at itik ay sinasanay na rin nila na alagaan at aralin para sa kanilang magiging future na trabaho. Alam mo ba na mayroong ibon na magnanakaw ng balahibo? Maaaring hindi mo pa naririnig ito. Ito ang tufted titmice. Maliit lamang ang ibon na ito at talaga namang sakto lang sa kanyang gawain. Walang pinalalampas itong targetin. Mapaaso, pusa,
fox at maging sa mga tao. Habang natutulog ang aso sa labas ng bahay, dito ay dumating ang ibon at unti-unti niyang binubunot ang balahibo ng aso. Kaya nang makakuha na ito ng sapat, ay umalis na rin naman siya. Ayon sa kanila, delikado ang ginagawa ng ibonite dahil maaari niya itong ikapahama. Talagang mukhang maganda rin sakyan ang mga ostrich, lalo na at meron silang mahabang paa, mabibilis din tumakbo. Alam mo ba na ginagamit sila sa pangkarera tulad nito? Noong 2016, naglaban-laban ang ilang ostrich sa karera. Dahil mas mukhang madali ang paghila ng ostrich dito, ay mas naging ayos pa ito dahil hindi magwawala ang ostrich. Ito ang armored catfish o karaniwang tawag dito sa amin ay janitor fish. Sila ay itinuturing na talaga na invasive species. Tulad nito mula sa Florida, grupo-grupo kung umatake ang mga armored catfish na ito. Kung tutuusin naman, ay malilinis din ang dadaanan nila sa ilalim ng tubig. Pero sa isang banda, ay hindi rin maganda ang sinasapit ng mga manati mula sa mga armored catfish dahil namamatay sila dito. Sa lambot ba naman ng balat ng mga manati tapos kakapitan ng mga isda nito at sisip-sip sa kanilang balat ay mabilis silang madidistress sa paligid nila. Kaya naman maaari nila itong ikamatay. Kilala mo ba ang mga osprey? Sila ang pumapangalawa sa peregrine falcon pagdating sa mabilis na paghunting ng prey, lalo na pag humuhuli na sila ng mga isda. Mula itaas, dumadive sila pa ibaba sa tubig para dagitin ang target nila. Meron ba naman silang 82% success rate ng hunting skill? Sa videong ito naman ay matindi. Dahil karaniwan na lang din naman na nakikita natin na nakakahuli ng isang isda ang bawat isang osprey kapag dumadive sila. Pero ang nahuli nito ay dalawang isda. Makikitang madiin talaga ang pagkakakapit ng kanyang kuko sa isda na ito. Kaya wala talagang kawala. Heto naman ang mga pugita na nasa malalim na bahagi ng dagat. Sa unang tingin nila sa malayo, ay inakala nilang kakaibang bagay lamang ito. Pero nung kanilang lapitan, ay nadiskubre nila na ito pala ay mga pugita na nasa kailaliman ng dagat. At tinawag nila ito na Deepest Octopus Nursery. Tinatayang daan-daang pugita ang nagtipon-tipon sa ilalim na ito. Talaga namang minsan lamang kung ito ay maaktuhan ng kamera. Kaya talagang nakakabilib ang iba at nakakatuwang panoorin. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, alin sa mga pangyayaring ito ang nagustuhan mo? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na yan.